Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, sa pagmamahal na binibigay ninyo at talaga namang inaabangan ninyo araw-araw. Maraming salamat po. And then of course kay Ate Christine Ann Perez na gandang binibining Pilipinas lang, syempre maraming salamat din talaga. Sabi nga, Mama Sam, hihintayin ko ang upload mo. O kapag wala naman ako na-upload talaga, tinatawagan niya ako para itanong, bakit wala kang update today? O, diba? So maraming salamat at Christine Ann Perez na gandang binibini. So yon. At ngayong araw na to, syempre marami tayong chikang pasabog na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero bago natin simulan ang ating mga chika, so ayun nga, malapit na tayong matapos ngayong August dahil nasa huling linggo na tayo ng August. Pero may hinihintay pa rin tayong pasabog para sa buwan na to. Ito nga ay ang magiging kandidata ng Miss Grand Philippines 2024. So bukas na nila i-announce yan, kaya exciting yan. At hindi lang yon, syempre sa next month, magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Cosmo. Kaya naman kaabang-abang ang ating pambato na si Maria Atiza Manalo na panalo. Charot. So yun. Syempre, exciting to. At hindi lang yan. Syempre, marami pa. Papasok na mga international pageant. Kaya abangan natin yan. So, ngayong araw na to, maraming pasabog na chika na talaga namang hatid sa inyo ni Mama Sam. At sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Miss International Queen naglabas na rin ng statement. So ayun nga, so pinaliwanag nila doon na ang Miss International Queen ay hindi mandaraya. So nandun doon sila na pantay-pantay ang tingin nila sa bawat kandidata. At talaga naman pinag-aaralan nila ng maigi kung sino nga ba ang kadapat-dapat na manalo. Sa statement din nila, sinabi nila na pagkakaisa ang hangad nila para sa mundo. Diba? So yan, para sa LGBT, para alam mo yun, may hatid nila ang boses ng mga LGBT. So yon. At si Malaysia naman, sinabi din na tuloy ang franchise nila para sa susunod na laban nila dito sa Miss International Queen. So yun, so maganda yan, nagkaayos na, tahimik na ang mundo para sa Miss International Queen and tuloy ang ligaya, di ba? Hindi naman kasi naiiwasan talaga na may mga nagre-react, may mga ganyan, nakakaramdam ng ganyan. Pero sana next time mas pag-igihan pa ng organization ng Miss International Queen para hindi nararamdaman ng kandidata na unfair para sa kanila ang laban nila. So yun. At sana naman sa mga lumalaban din, alamin nyo naman kung deserve na ba talaga kayo para sa corona, di ba? So yun. And good luck kay Miss Malaysia and good luck sa Miss International Queen. So I'm so happy for them at nagkaayos na sila. At ito ang sumunod na chika. Miss International Queen Viewer versus Supranational Finals. So, nilamon nila ng bonggang-bongga ang Miss Supranational na finals noong nakaraan. Dahil ang Supranational nakakuha lang ng 1.4 million views sa YouTube channel. Samantala naman ang International Queen ay nakakuha ng 1.9 million. So, ibig sabihin ba neto, mas marami ng sumusubaybay sa Miss International Queen
kesa sa supranational. Mm-hmm. Siyempre, malaki ang ambag dyan ng mga Pinoy. So, totoo lang. Dahil ang mga Pinoy talaga ang isa sa mga nagpapaingay sa pageant. So, ako para sa akin siguro, mas tinutukan ng mga Pinoy ang international queen dahil una, siyempre gabi to, di ba? So, parang bisin pa ang lahat. Ang ano naman, ang tawag dito ang supranational kasi madaling araw. So, syempre, mas pinili na nilang matulog kaysa namang panoorin sila. Saka, depende din kasi talaga sa kandidata. Kapag ang kandidata ay malakas, kilala, alam mo yon, mas talagang inaabangan ng mga Pilipino. Pero kapag hindi, dead man na lang, nakikibalita na lang dyan sa social media. So, yon. Kaya, isa din yun sa mga nagpapahatak. Pero, ang ibig sabihin lang nito, talagang mas exciting ngayon ang mga manonood dito sa National Queen dahil din naman talaga sa mga paandar at ganap talaga nila noong ano nila, nung show nila, di ba? So, yon. And then, umaasa ako na sa susunod na taon, mas marami pang manonood. Hindi lang 1.9 million, baka umabot pa sila ng 2.5 million. And then, sa supranational, galing-galingan ninyo yung mga eksena para mas panoorin kayo ng tao. Kasi, kaya hindi kayo pinapanood kasi nabuboard din sila sa pageant ninyo. Ganon. So, yun. Nakakaloka. So, good luck. Pero good luck sa kanila dahil umabot sila ng 1.9 million na sa lahat naman ng mga ano talaga show, hangad yan ng maraming viewers, di ba? So ako nga di ba? Gusto ko talaga ganyan din. Pero, syempre, maliit na show lang naman tayo. Kaya, walang ganun mga Mars. Charot! At ito ang sumunod na chika, ticket ng Miss Universe, inilabas na yesterday. So, ano ang reaction ko sa sa pa-price ng ticket ng Miss Universe? Syempre, naloka ko ng bonggong-bongga. Ano ba? Diyos ko, ang pinakamababa nilang price ay nasa, ano, $1,000 and then ang pinakamataas ay $2,530. Nakakaloka, masyado naman natang nasamantala yung Miss Universe. Talagang winner na winner talaga yung mga may-ari dito dahil syempre talagang nakikinabang sila ng bonggang-bongga. Sorry to my words sa pero nakakaloka kung iisipin mo para kung ikaw manonood ka ng Miss Universe at gusto mo doon sa harapan, aabot ang bayad mo na nasa 150,000 pesos. Ganon. Di ba? Nakakaloka para sa isang araw, magbabayad ka ng ganong kalaki. Anyway, so, ang makakapanood dyan, syempre, yung mga may pera, yung mga walang pera, sa TV na lang kayo kasi papalabas naman nila yan. Ang nakakaloka na ito, baka in the future, may bayad na rin ang pagnonood natin sa Miss Universe, di ba? So, yun. So, nawindang ako. Anyway, wala naman tayong magagawa. Kasi sila yon, di ba? So, mukhang kailangan nila ng malaking pera. Ganon. At, good luck. Good luck sa Miss Universe show nila. Sana maibigay nila ng maigi yung kadapat-dapat para talaga sa mga viewers nila. Naalala ko nga nung nakaraan, may bayad din yung ano, di ba? For pay-per-view sila. So, talagang sabi ko nga, ang laki na ng kinita ng Miss Universe. Mukhang kailangan talaga nila ng pera. So, panalo ang mga nakabili ng franchise nito. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ba talaga ganito kalaking halaga? So, ang masasabi ko lang siguro dahil Miss Universe siya. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Good luck. Nakakawindang. Masasumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo magpapalit na nga ba ng corona ang Miss Universe ngayong taon na to? So, may balita nga na chika na goodbye na daw sa Moward Crown ng sponsor ng Miss Universe mula sa corona at papalitan na daw to ng Jewel Mer. Bet nyo ba ang bagong crown ng Miss Universe made in the Philippines? Oh. To be honest, ako ha, kung papalitan nila, siguro naman pag-iisipan ng maigi at kung may kukuha man na bago at kung totoo nga yung balitang to, syempre congratulations sa atin, di ba? Dahil kinuha nila yung product from the Philippines. But,
syempre, tintignan pa rin natin kung ano ang magiging style at kung maganda ba ang magiging corona, di ba? Kung ako ang tatanungin ninyo, sa totoo lang, mas gusto kong bumalik sila sa Mikimoto noon. yung corona ng Mikimoto. Or ibalik nila yung corona ng, yung may babae sa gitna. Alam mo, yun talaga yung signature crown. So ako, para sa akin, siguro mas maganda yung hindi sila papalit-palit ng corona. Yung meron talaga sila tinatawag na signature crown. Kasi medyo mahirap to, papalit-palit ng corona. Parang hindi mo tuloy nare-recognize na kung ano ba ang crown talaga ng Miss Universe at ano ba talaga ang Miss Universe. Hindi ba katulad noon na yung corona na talagang ginagamit nila ay iisa lang sa haba ng panahon, at doon nakakatawa talagang isipin na pag nagkaroon ka ng corona ng ganun, Miss Universe ka. Diba? So yun. So mas gusto ko yung corona noon kesa yung mga ngayon na paipalit-palit, paiba-iba. So parang kasi pag paiba-iba, parang hindi mo kasi nare-recognize yung crown, diba, ng Miss Universe. Pero kung meron talaga silang stick na eto lang yung crown hanggang sa umabot na ng dekada, ayun, mare-recognize mo na, ay, nako, Miss Universe crown yan. Diba? So, yun. So, but anyway, kung ano man yung plano ng organization, gusto nilang magpalit, gusto nilang magbago, eh, bahala sila. Sila naman yan. But, sana yung corona talaga binibigay nila sa winners, no? Para bongga. Ay, nako, good luck. Good luck sa kanila para sa bagong crown. And then, next na chika, Christina de la Cruz Chok, pambato ng Miss Universe Great Britain, Mama Sam, tingin mo makakaariba ba? Ay nako, syempre happy ako sa kanya kasi makakasali siya dito sa Miss Universe. At galingan niya, pag-igihan niya, yung kumbaga parang i-prepared niya yung sarili niya para naman pumasok siya sa semifinals, di ba? But yung experience niya na nandiyan siya sa Miss Universe ay bongga yon. Kahit sino naman, lalo na ngayong Miss Universe na edition ngayon, na sinabi nga nila na mas bongga, mas madami, mas panalo, ay nako, winner yan. Kaya excited ako para sa kanya. So yon. So syempre tingnan natin, supportahan natin kung ano nga ba ang mararating niya dito sa Miss Universe. So yon, congratulations ngayon pa lang. At para naman sa sumunod na chika, Michelle D, hindi invited sa Miss Universe dahil wala naman daw na receive si Michelle D na invitation mula sa Miss Universe para sa taon na to. Bakit naman siya iimbitahan, hindi naman siya yung title? Yun. So, pwede naman siyang manood, pwede siyang pumunta kung gusto niya. Pero huwag tayo umasa na iimbitahan siya ng Miss Universe Organization dahil sa totoo lang, wala naman siyang eksena dito. Eh, yung first runner-up at saka second runner-up, eh, hindi nga nila iniimbitahan yung finalist pa kaya, di ba? So, yun. So, ako, para sa akin, okay lang yan kung hindi nila iniimbitahan si Michelle D. Pero, nandoon ako sa part na sana supportahan ni Michelle D yung ating pambato sa Miss Universe. Diba? So, yun. Pwede naman siya manood, pwede siya pumunta. Pero, parang feeling ko, hindi naman pupunta si Michelle D kasi parang marami siyang ginagawa. At pwede naman siya manood sa TV. So, yun. Anyway, so sobrang mahal ng ticket, oh, di ba? Kung wala kang invitation, eh, bakit ka naman pupunta? Eh, di dyan ka na lang sa dyan ka na lang sa TV manood. O, yun. Basta ang ating Miss Universe, eh, Miss Universe yan. At malayo naman ang narating ni Michelle D sa Miss Universe. So, happy na ako for her. At tingnan natin, abangan natin yung kay Chelsea Manalo. Siyempre, si Chelsea ang lalaban. Dapat yung suporta natin, nakatutok talaga kay Chelsea Manalo. And then, of course, para sa huling chika, Mama Sam, anong masasabi mo kung an pinuntahan si Miss Universe Thailand? Tingin mo, Mama Sam, may niluluto na kaya silang eksena? Kung Mama Sam, makakabuti ba to para sa organization na nakikita ng mga tao na magkasama si Kun An at saka ang bagong pambato ng Miss Universe Thailand? Well, to be honest, wala namang masama kung bisitahin ni Kun An ang pambato ng Miss Universe Thailand at i-check niya to. Dahil syempre, she's from Thailand, si Kun An. And then, of course, magkakaroon talaga ng mga ganitong eksena. So, depende na lang yan.
kung wala naman silang ginagawa at wala naman silang niluluto na eksena, walang masama. Pero kung meron, eh di nakakaloka. So yan. But siguro mas maganda huwag tayong mag-isip ng mga kung ano-ano para doon sa mga nakikita natin. Dahil hindi din naman nakakatulong at hindi yun maganda para sa atin. Kasi syempre, huwag natin sila husgahan sa mga nakikita lang natin sa photos. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang mga pinag-uusapan nila doon. For sure, dapat ano na to, given na to, na nadudoon niya na sasabihan niya yung kandidata ng Thailand. Dahil syempre, pride nila yon na manalo talaga dito sa competition. So, syempre, nandiyan yung mga advices, mabibigay na advices ni Kun An, katulad na ano ba ang hinahanap nila, ano ba yung dapat gawin, at ano ba ang dapat na maging eksena niya. So, andiyan na yan, given na yan. Pero syempre, humaasa tayo na sana magkakaroon talaga ng fair fight dito sa Miss Universe. Para naman at least, di ba, alam mo yon na walang mabahiran na issue. Ako naniniwala ako na ang organization ng Miss Universe ay magiging fair sa lahat ng kandidata na lalahok dito sa Miss Universe. So, yan. So, yun na lang yung isipin natin kaysa naman mag-isip pa tayo ng kung ano-ano. Kasi, pangit naman na parang ngayon pa lang pinag-iisipan na natin sila ng hindi maganda. Alalahanin natin, karma is real. Ayun na lang yung isipin natin. Kasi, kung pangit yung iniisip natin sa kapwa natin, pangit ang magiging outcome. Pero kung may pangit silang ginagawa, eh sila na yon, hindi tayo. So yon. Basta ang importante, laban lang para sa atin dito sa Miss Universe, and then magtiwala tayo sa kandidata natin, at higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos na nakikita niya ang lahat ng bagay. So yun yon. At kung ano, good luck kay Miss Universe Thailand. So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yan, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.